guys, what's up? This is your boy GTE from the channel Games Tech and Everything. Na kung saan pinag-uusapan natin is about sa laro, about sa tech, or sa kahit anuman. Now, itong setup ko na nakikita nyo, ito yung usually pinaglalaroan ko. So, yung nasa likod ko na TV ay yung PS4. Nandito rin nakasaksak yung PS4 ko. Pasensya na kung hindi ganun kaing grande yung setup natin. Pero as we grow, hopefully, madagdagan na yung setup na nakikita nyo. Now, kung nagtataka kayo kung bakit ko ito ginagawa, kung bakit ako nagbibideo ngayon, isa sa dahilan is dahil naka-community quarantine tayo. So, marami tayong oras. And napag-isipan ko, bakit hindi? And according to YouTube algorithm, mahilig yung mga Filipino sa mga vlogging. So, I'll try to have a gaming vlog para na rin merong at least merong human interaction dito sa video na ginagawa ko. Since napag-usapan natin yung lockdown or community quarantine, anong nga ba yung pinakamagandang gawin natin? Pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Pwede ba tayong tumapos ng backlog? Pwede ba natin laruin yung mga laro natin sa PS Plus? Pwede ba natin ubusin yun? Or mag-trophy hunt tayo? So, yung mga sinabi ko, nasa sa inyo yun kung anong gusto nyong gawin doon. Pero, for me, the most effective na i-maximize yung oras na to is for us to play in PlayStation Now. So, ano ba yung PlayStation Now? Nabanggit ko na before na ang PlayStation Now is a type of subscription na kung saan makita nyo yung game library. So, game library siya ng Sony. And as of the moment, maganda yung ino-offer nilang laro. And yung mga laro na ino-offer nila, some of them are only for a limited time. So, take Control, the game Control for example. So, kaka-release lang ng Control na yun. And to think na pwede mo siyang malaro agad-agad for a reasonable price. Sabihin na natin na 1/4 ng original price. So, instead of saying much of this, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. So ngayon nandito tayo sa PlayStation natin and punta tayo sa US account natin, okay? Now, itong PlayStation Now, this is only available for US accounts. Pero meron na naman tayong technique para maging available siya sa ibang regions. Let's say Singapore or Hong Kong. Now, kung nakikita nyo, ito yung mga games na available sa PlayStation Now. Ito yung game library na available na pwede natin malaro. So, ayan, magsasubscribe tayo sa PlayStation Now. And kung nakalink naman yung credit card nyo or kung ano mang card meron kayo sa PlayStation, definitely, madali lang itong step na to. Kiklik nyo lang yung subscribe then proceed to checkout. Pero kung hindi naman, we have an option to purchase PS Now sa Jotunheimer page. At sa mga hindi pa nakakaalam, currently we are in partners with Jotunheimer page. Kaya tanongin nyo lang sila kung paano makakuha ng exclusive discount if ever you are interested in purchasing PlayStation Now or kahit anumang digital needs ninyo. Kasi nagbebenta rin sila ng PSN cards or PSN credits for all other regions. At sa mga nagtataka kung anong ginagawa ko ngayon, nilalagay ko yung code na pinurchase ko sa Jotunheimer page. And ayan, we'll go ahead and continue. Okay, click the OK. Ayan. So ayan, thank you. Nakasubscribe na daw tayo sa PlayStation Now. So ayun na nga, no? Ang susunod natin na gagawin is pupunta tayo sa PlayStation Now. And then, it's up to you if you have a decent internet connection. Kung mabilis yung internet nyo, lalo na sa mga naka-fiber, possible na mag-stream kayo ng games instead of downloading it. Pero I highly suggest na download nyo pa rin kasi may mga naririnig na ako na kahit mabilis yung internet mo and once na mag-stream ka, since yung mga files or important files is hindi na download, parang less yung quality na nakikita mo. Now, I've chosen Control and kung nakikita nyo, dinadownload ko siya ngayon. And ayun yung stream option na sinasabi ko. At ayun yung possible natin gawin sa PlayStation Now. Pwedeng download, pwedeng stream, pwede mong i-add sa list mo. So parang it's bookmarking this game.
And if I haven't mentioned already, dito sa PS Now, this supports backward compatibility. So kung may mga gusto pa kayong laruin sa all platforms, let's say PS3, PS2, nandito yan, makikita nyo. So ayan, nakikita nyo sa list, nandiyan yung PS2 and then PS3. At ngayon, pinabilis ko yung fast forward ko kasi medyo nagloloko yung internet connection namin. Meaning, nagkakaroon ng delay. So, unfortunately, for PS3 and then PS2 games, the only option that you have would be streaming. So, ayan, gagana lang siya kapag mabilis yung internet connection nyo. And kung nakikita nyo, right now, you can tell that my internet connection is not as good as you might think. Pero malakas yung loob ko na mag-subscribe ka rin sa PlayStation Now. Bakit? Dahil ngayon sa option na pagda-download. So sa ngayon, ito muna yung dinownload ko, yung Control and then Shadow of the Tomb Raider. And pinost ko muna for the meantime yung Shadow of Tomb Raider. Pero makikita nyo mamaya na may mga pinagda-download pa naman ako. So ano nga ba yung technique kung hindi naman ganun kabilis yung internet connection nyo? So ang ginawa ko, since hindi naman ganun ka-reliable or let's say hindi naman ganun kabilis yung internet namin, ginawa ko is nag-subscribe ako sa PlayStation Now and then dinownload ko siya ng madaling araw. So marami kasi nagsasabi na mas mabilis yung internet connection ng madaling araw. Well, totoo naman kasi nga wala ganun gumagamit and makakaiwas tayo sa sinasabi natin na peak hours. At ang ginawa ko, in-stay ko lang yung PS4 ko in rest mode. Tapos, pagkagising ko, pwede ko na siyang laruin. So, ayun yung possible na gawin nyo kung hindi ganun kabilis yung internet nyo, kung hindi kayo naka-fiber. Kung naka-fiber naman kayo, possible na mag-stream kayo ng laro. Pero personally, I still recommend for you to download the game itself. So, bumalik naman tayo sa PlayStation ulit. Nakikita nyo, meron na tayong Tekken, meron na tayong God of War, 3 Remaster, Shadow of Tomb Raider. At ayan, ayun yung mga pinagda-download ko. Kung nakikita nyo, talagang sobrang sinusulit ko yung pagda-download ng mga laro natin, okay? Kasi nga, naka-lockdown tayo, di ba? So, sobrang saya natin sa lockdown. Kaya, kung work from home ka, happy lockdown sa'yo, kapatid. Anyways, ang ginagawa ko ngayon is pinapakita ko sa inyo na ang account na to is US account. So, kaya siya merong PlayStation Now option kasi US account siya. Yan, inaantay lang natin yung account information. Then, punta tayo dun sa may address. At ayan, kung nakikita nyo, Oregon. So, meaning United States yan. At para naman gumana to sa Singapore account, pupunta tayo sa settings and account management. Then, activate as your primary PS4. Then, click nyo yung activate. Ngayon, kung nakikita nyo na grayed out yun sa akin, this means na activated na to as primary account ko. Now, since that is the case, ang gagawin na lang natin is magpupunta tayo sa, maglalog out muna ako dito sa account na US account ko. Then, pupunta tayo sa Singapore account ko. So, ito yung pinaglalaroan ko talaga. Ito yung main account na ginagamit ko. Ayan na yung aking Singapore account. And just to give you guys proof na Singapore account to, hindi lang yan pangalan. Punta tayo ulit sa account management. Then punta tayo sa account information. Tapos ayan, click natin yung address. And yan, kung nakikita nyo, Manila pa nga yung nakalagay eh. Pero sinet up ko tong account na to as a Singapore account. So, since nakita nyo na yung Singapore account ko, well, let's try kung gagana yung Control or any other games na dinownload natin. So, nakita natin na naklik ko naman or na-open ko naman without any problems. And at this point, probably, papabilisin ko na lang yung video since ipapakita ko lang naman kung gagana siya or hindi sa other countries or sa other regions. Okay, here we are able to play Control without any problems. Kaso wala pa ganong action to, so I won't be able to show you a decent gameplay. Pero
I hope you get the idea and I hope you get the point kung gaano ka-valuable yung PlayStation Now, lalo na ngayon na marami tayong oras para maglaro kesa lumabas pa tayo ng bahay. At bago ko malimutan, bumalik muna tayo sa US account natin kasi kailangan muna natin i-turn off yung auto-renew once na nag-subscribe tayo sa PlayStation Now. Kasi kapag hindi nyo to ginawa, yung subscription nyo is tuloy-tuloy and then yung bayad nyo is tuloy-tuloy rin. Lalo na kapag may naka-register na credit card sa PlayStation nyo. So to do that, punta ka dun sa my settings, account management, then account information. Then sa may baba, makikita nyo yung PlayStation subscription. Then click natin yan, PlayStation Now. Click natin yung turn off auto-renew. Okay, kiklik lang natin yung yes para after matapos ng subscription natin, hanggang doon lang yun. Wala na mangyayari pa. Hindi tayo macha-charge or kahit ano. So, if you'll go back and check, punta ko ulit dun sa may PlayStation subscription. Then, ang kailangan nakalagay na dyan is turn on auto-renew. Or nakalagay na dun sa gilid is no automatic renewal. Dito pa rin kayo sa video na to, then kagaya ng sinabi ko before na itong PS Now is subscription based, meaning after mo matapos yung subscription na ginawa mo, or let's say nag-subscribe ka for a month kagaya ng ginawa ko, after a month technically hindi ko na dapat malaro yung mga games na dinownload ko. Pero omae wa mou shindeiru. Nani? Naalala nyo, sinabi ko before na ang PS Now is a type of subscription. Meaning, kung nag-subscribe kayo ng PS Plus for a month, let's say for a month kagaya ng ginawa ko, then technically, after a month, hindi nyo na pwedeng malaro yung games na dinownload nyo. Pero meron tayong technique dyan. So, about dun sa technique na sinasabi ko, syempre, hindi ko pa siya mapapakita as of the moment kasi nga, nakasubscribe pa tayo sa PlayStation Now. So, about dun sa sinasabi ko technique, gagawa ka ng video dun, definitely, as long as hindi pa nila pinapatch or pinifix yung issue, I'll definitely upload that. So, if you want to stay tuned about this, definitely, click that subscribe button as well as the bell icon para ma-notify kayo every time may upload a video. So marami akong video list ng mga tips and tricks tutorials para sa PS4. Yung mga sale ng PS4, I have it on my video. So sana masuportahan nyo yung channel na to. And syempre yung kapalit na yon is yung tips and tricks na tinuturo ko sa inyo. And also, if you like this video, click that thumbs up. If you don't, edi thumbs down nyo. Wala kong problema. Okay lang yon. Keep it real. Happy gaming and peace.